magandang gabi, Oriental Mindoro, ay 17 sa buwan ng Oktubre, taong 2013. Ito po ang TVNET Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, campaign period para sa barangay election magsisimula na bukas. COMELEC nagbigay ng babala hinggil sa illegal campaign posters. Rehabilitasyon ng dredging machine hindi pa nasisimulan. Mag-aaral mula sa Bungabong at HIA, kampyon sa poster making at bio quiz ng Tamaraw Month. At sa detalye ng ating mga balita, kalinsabay na pagdiriwan ng Children's Month ngayong buwan ng Oktubre, isinagawa umaga na 17 ng kasulukuyan ang isang aktibidad patungkol sa selebrasyon ang isinagawa sa isang institusyon sa lungsod. Mga makukunay na placards sa naglalaman ng mga katagang pagpapahalaga, irespeto, karapatan, pangangalaga at iba pang salitang sumasalamin sa damdamin ng isang bata ang makikitang bit-bit ng mga mag-aaral sa naturang eskwelahan. Hindi may kakaila ang pagsulputan ng mga balitang hinggil pang-aabuso sa mga kabataan sa anumang paraan at kaugnay nito. Muling ipinapaalala sa buwang ito ang nararapat na pagtanggap, pag-aaruga at pagmamahal na nauukol para sa mga bata. Samantala, marami naman ang umaasa na hindi lamang ang buwan ng Oktubre nararapat na gulitain ang pagmamalasakit sa mga musmus na bata. Bagkus na wayan nila, sa patuloy na pagtakbo ng panahon ay manatili at mamayani sa kaisipan ng bawat isa ang pagbibigay atensyon, pagmamahal at pagtataguyod sa mga kabataang tinaguriang pag-asa ng bayan. Ang tabayanan ng iba pa mga balita sa aming pong pagbabalik. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. Toshiba LED Tower TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo. Bingo 3, BIN. Premyo, 2,000 piso. Bingo 4, BING. Premyo, 20,000 piso. Bingo 5, BINGO. Jackpot, 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM. Jackpot, 4,000,000 piso. Bingo 2, OM. Premyo, 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo Mindoro. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo! Bingo Milyonaryo! Tumulong! Binubuo na may 6 na opisyal buhat sa iba't ibang sektor at organisasyon ng kababaihan sa lungsod, isang oath-taking ang isinagawa sa City Hall sa harap mismo ng City Mayor Arnan Panarigan umaga nito 17 ng Oktubre. Ang nasabing pagbuo ng Local Council of Women ayon kay LCW President Loribel Tanyag ay isang mandato ng Department of Interior and Local Government na inaasahang mangunguna, mag-aatas, magbibigay ng proyekto at polisiya sa karapatan ng kababaihan sa lungsod. Okay. Itong Local Council of Women, ito ay direktiba ng DILG na ang bawat local government ay mag-create ng Local Council of Women kung saan ito ay binubuo ng mga NGOs at government organizations, mostly ay mga kababaihan. So, aking member ay mga presidente ng mga organisasyon, government organizations at saka NGOs na mostly ay pang mga kababaihan.
So, ang local council of Freeman bilang isang konseho, ay kami ang mga bubuo ng mga polisiya, mga programa, mga proyekto, na kung saan ay aming itutulong, ang isusulong ang kagalingan at sabi nga ay empowerment ng mga kababaihan. So, ayon pa sa opisyal, umaasa rin ito na kikilalanin din ang nasabing LCW sa buong probinsya, kung saan magdadala ng pangkalatang interes para sa mga kababaihan ng lalawigan upang magbigay proteksyon na rin sa ilang pang-aabuso tulad ng pisikal, mental at sexual. Sa ilalim din ng aking pangunguno bilang pangulo ng Local Council of Women ay aking binabalak na maging aktibo sa ating provincial federation, kasi ang lahat ng mga pangulo ng Local Council of Women ay automatic maging member ng provincial federation, at aking minimiti na sana ay maging aktibo at maging isa rin ako sa officials ng provincial federation at makarating din tayo sa national federation. So maraming activity at mga proyekto kami pinag-uusapan upang maisulong natin ang interest ng mga kababaihan. Samantala, kasalukuyang presidente na nasabing LCW si City Councilor Roribel Tanyag, Vice President naman si City Councilor Josie Niria, habang Secretary naman si Maria Nanette Jeronimo, Treasurer si Maria Teresa Duca, Auditor naman si May Bautista at TRO si Teresita Nicolas. Umaasa naman ang local government ng syudad na isa na sabing organisasyon o konseho na binubuon ng iba't ibang samahan na malaki ang magiging ambag at katulungan sa pamahalaan sa pagsusulong ng karapatang pangkababaihan, partikular na ang gender and development sa lungsod. Samantala, taon-taon pinaghahandaan na ng mga eskwelahan sa lalawigan ng pagdiriwang ng Tamaraw Month tuwing Oktubre, dahil na rin sa mga patimpalak na isinasagawa bilang bahagi na nasabing pagdiriwang, ang Biodiversity Quiz at Poster Making Contest sa pangangasiwa ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office na pinamumunuan ni Mike Humig. Kaugnay nito ay kalabinganin ng buwang kasalukuyan, mga mag-aaral na handang sumabak sa laban ng talino at galing na nagharap sa mga naturang paligsahan ngayong taon. Personal pang dumalo sa pagbubukas ng programa si Governor Alfonso Mali Jr. na nagbigay ng inspirational message, gayon din ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya at samahan gaya ng DNR, DepEd at MBCFI. Matapos ang 3 oras na paggawa ng poster na nakatuon sa temang Tamaraw, Our Identity, Indispensable, Part of Ecological Diversity, I Care. At nagtagisan ng talino sa bio quiz kinahaponan ng ganapin ng awarding ceremonies, kung saan naging panauhing pangdangalaman si Vice Governor Yumerlito Dolor na nagbigay ng mensahe sa lahat. Pinagkalooban ng 500 pisong consolation prize sa mga hindi pinanan na magwagi sa 2 patimpalak, at tumanggap rin ang lahat ng kalahok ng payong, towel at sombrero mula sa Malampaya Foundation na ipinagkaloob ni Miss Grace Jamate bilang kinatawan nito. Sa poster making contest na pinaglalabanan ng elementary students, nakuha ni Ana Marie Belozo ng Calapan South District ang 5th place. 4th place si Amor May Mainit ng Bulalakaw District. 3rd place si Mark Charius Teves ng Pinamalayan West. Habang 2nd place si Sean Harvey Geneta ng Nauhan East. Tinanghal naman na kampiyon si Ryan Foster Ong ng Bungabong South District. Pawang nagamit ng tropeyo, kokulang cash prizes at gift certificate mula sa DNR, PAWB ang mga nagwagi at ginawaran rin ng medalya ang top 3 winners. Sa bio quiz naman na pinaglabanan ng high school students, si Mary Chris Icardo ng San Teodoro National High School ang 5th placer. 4th place si Marie Angelica Marquez ng Oriental Mindoro National High School. At ang 3rd place si Patrick Parol ng Utiboro National High School. Pumangalawa naman sa kompetisyon si Justin Reyes ng Porfirio Comilla MNHS. Habang tinanghal na kampiyon sa taong ito, si Joseph Romeo Paner ng Holy Infant Academy. May mga cash prizes ring, tropeyo at gift certificates na natanggap ang 5. Habang ginawa na rin na medalya ang 1st hanggang 3rd placers. Sa huli, labis na pasasalamat sa lahat ng guro at mag-aaral na dumalo at nakikiisa sa pagdiriwang ng Tamaraw Month, ang mensahe ng pamunuan ng PGNRO.
Susunod campaign period para sa barangay election magsisimula ng bukas. COMELEC nagbigay ng babala hinggil sa illegal campaign posters. Yan at iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Iniwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Want new furniture for your home? Look no further, locally imported furniture. Tiles of all sizes, ceramic or granite at incredibly low prices. Lights and chandelier to brighten your homes. Get the look you have always wanted for your homes and offices. Homework commercial booth outdoor and indoor furniture designed to beautify your homes. More than 10 years of delivering quality furniture. Homework for furniture that best suit your homes. Homework, the mark of modern home. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCT. Sa pagbabatuloy ng ating mga balita, 17 ng Oktubre, ito ang huling araw na itinakda ng Commission on Election sa pag-aayon ng kandidatura ng mga nagnanais na tumakbo ngayong barangay election at kaugnay nito. Sa panayam kay Acting City Election Officer Ronnie Manuel, as of 11:10 a.m. ng nasabing araw, nasa 1,300 katao na ang nag-file ng Certificate of Candidacy. Aniya pa, patuloy nilang pinairal ang first come first serve basis at dahil kompleto na ang dokumento na karamihan sa mga naghaing kandidatura, mas naging mabilis aniya ang proseso ng COC filing. Samantala, dahil magsisimula na bukas, 18 ng Oktubre ang campaign period, paalala naman opisyal sa mga kakandidato na sundin ang mga polisiya ng COMELEC sa kampanya higit ang paglalagay ng mga campaign materials gayon din ang kanilang gagastusin sa kampanya. So papaalala natin na yung dapat nating gastusin ay yun lang po dapat ang ating gagamitin, ano? Ang isasagawa. Sabi nga po sa Resolution 9749, ano, kung dati 3 pesos for every registered voter ang gastusin ng isang kandidato, ngayon po ito ay naamyendahan. Base po dyan sa resolution na yan na kinagawa pong 5 piso na. So medyo lumaki po. Na panawagan po, sana huwag tayong lumampas doon sa cap na yon, no, na sinet ng batas. At syempre, doon po sa mga campaign materials, panawagan din po na huwag tayong magpagawa nitong mga oversize na mga posters na nitong nakaraang araw ay meron na po tayong nasita, ano ho, at ipinaayos para gawin nila ito sa legal na size, ano. So may nagpagawa ko kasi ng 3 feet by 8 feet at ang pinagawa lang po natin is 2 feet by 3 feet. Sa huli, babala niya sa lahat ng kakandidato na magmo-monitor sila sa 62 barangay sa siyudad ng Calapan at handaan niya silang mag-operation backlash sakaling may mga makita silang illegal campaign posters. Well, of course, chine-check po namin yan, ano? Bawat barangay, kami po ay nag-o-observe, ano? Pinupuntahan po namin yan. Kung merong mga illegal posters, nagpo-conduct pa rin po kami ng operation backlash. So, i-expect nyo po na itong 62 barangays na to ay aming pupuntahan at i-check yung activities na ginagawa po ng ating mga kandidato. Kung merong mga illegal posters, ito po ay aming babaklasin. Sa ibang balita, buwan ng Marso nang dalihin ang dredging machine sa Calapan Area Equipment Section ng Department of Public Works and Highways para sa rehabilitasyon nito. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, hindi pa nasisimula ng pagsasaayos ng draga.
Ito ayon ng sa pamunuan ng DPWH First District Engineering Office na kasalukuyang pinamumunuan ni District Engineer Nestor Del Rosario ay dahil sa kulang pa ang pondong kinailangan o kinakailangan para sa pagsasaayos ng nasabing makina. 3 milyon umano ang kinakailangang halaga upang mairehabilita ang dredging machine unit sa kasalukuyan. Nasa 1.3 million pesos pa lamang ang nailala ang pondo para dito. Dahil sa liit na nasabing halaga, wala umano gustong mag-bid para sa proyekto. Matatandaan na sa idinaos ng Calapan River Management and Development Inception Workshop kung saan naging panauhing pandangal si Mayor Arnold Panaligan, isa sa mga nabanggit ng alkalde ang pakikipag-usap aniya kay DPWH 4B Regional Director Subir Diron hinggil sa kahilingan ng lungsod na muling magamit ang draga sa pagpapalalim ng Calapan River kung saan nangako aniya ang nasabing Regional Director na gagawa ng paraan na mapondohan ng sapat ang rehabilitasyon nito. Ayon kay Mayor Panaligan, kung di man hanggang Santa Isabel, kahit hanggang sa barangay Lalod o Tawiran aniya ay hinahangad nilang marating ng dredger at mapalalim upang maiwasan ang mabilis na pag-apaw ng tubig at pagbaha sa tuwing tumataas ang level ng ilog. Sa kasalukuyan, ginagawang paumano ng paraan upang makumpleto ang pondong kailangan para sa rehabilitasyon ng dredging machine. Tampo kung iba pang mga balita sa pagbabalik lamang ng TVNET Newsline. Kalakhang bahagi ng Mimaropa Region, partikular na ang nalawigan ng Mindoro ng Intertropical Convergence Zone o ITCS kung saan makararanas at siyang magdadala ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Ito ang naging huling pagtataya ng Weather Bulletin ng Pag-asa ng Calapan Sipnotic Weather Station ika-17 ng Oktubre ng kasalukuyang taon. Sa kasalukuyan, makakaranas ang syudad ng malakanakang pag-ulan sa dakong umaga hanggang gabi kung saan ipinapayo pa rin ng ilang konsernadong personalidad na magdala ng panangga sa ulan upang makaiwan sa ilang dalang sakit dulot ng pagkabasa ng ulan. Samantala, may natanawang bagyo ang henhensya ngunit sa kasalukuyan ay nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility ngunit hindi naman ito inaasahang didiretso sa bansa at hindi rin tatama sa kalupaan. Ayon pa sa ahensya, dadaan lang umano ito sa PAR at posibleng tahakin ang direksyon patungong bansang Japan sa susunod na linggo ng kasalukuyang buwan. Tatawagin naman ang nasabing bagyo sakaling pumasok sa Philippine Area of Responsibility bilang Tropical Depression or Duha. Sa ating public service, ipinababatid po ng Cecinando Bugarin Demolay Alumni Chapter Number 48 Order of Demolay at Tamaraw Lodge Number 65 of Free and Accepted Masons of the Philippines na magkakaroon ng kauna-unahang Tamaraw Fun Run na may temang takbo para sa kalikasan at kalusugan sa pakikipag-ugnayan sa pamalaang panalawigan kaanong sabay ng 63rd Founding Anniversary Celebration ng lalawigan na gaganapin sa 14 ng Nobyembre. Ang lahat ay inaanyahan po makiisa sa nasabing aktibidad. Samantala, maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. Ika i-type lamang po ang TVNET Newsline at 69 days na lamang po bago magpasko. At yan po ang kabuuan ng mga balita ang naghanap ng Newsline Staff and Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong mga comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag lamang po sa TVNET Hotline sa numero bilang 0432884240. Maaari rin mag-log on sa www.tamaravision.net, ang official website ng Tamaravision Network Incorporated.
Ito po ang TVNET Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Villar, nag-iingon sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.